Nagsimula ang paghahabi ng buhay ko nung maghiwalay ang mama at papa ko. Lumaki kami sa poder ng lola ko at ng tita ko. Doon nakala namin ang broken family ay normal lang. Hindi nagtagal ay pumunta ng abroad ang mama namin upang magtrabaho at maibigay ang sustento na kailangan namin magkapatid. Hanggang makauwi si mama, okay naman ang lahat. Ngunit nung first year high school ako, kailangan naman namin humiwalay sa kanya upang mag-aral dito sa Puerto Princesa. Dito na nagsimulang magkabuhol-buhol ang buhay ko. Nakipag-live-in ako sa taong 11 years ang tanda sa akin and I was just 14 years old that time. Sa paghahanap ko ng pagmamahal na akala ko sa kanya ko matatagpuan. Okay. Bye! Ingat! Love you! Subalit, I diverted myself sa sugal, inom, barkada, because of all the brokenness and pains ng buhay ko. At sinundan pa ito ng pag-diagnose sa akin ng stage 5 kidney disease o ang renal failure nung second year college ako. Sorry ho, Mrs. Pero lifetime treatment na po ang kakailanganin natin sa anak ninyo. Dahil kidney niya na po yung naapektuhan. Oh, gawin mo lahat ng paraan para gumaling ang anak ko. Actually, may dalawa tayong option. Una is kidney transplant. Si Kuya lang ang nag-match sa kidney transplant na kailangan namin gawin. So the operation happened. After a year, nag-fail ulit ang kidney ko. Tuluyan na akong dumepende sa dialysis na nagkakahalaga ng 2,000 kada session. Dito na naubos lahat ng ipon ni Mama sa pag-a-abroad. At hindi nagtagal, nawala na rin siya ng pag-asa na gagaling pa ako. Kaya umuwi ako ng Baguio upang manirahan kay Papa doon kasama ng pamilya niya. Ay nako, tingnan mo yan ang tsura mo. Sabihin mo sa mama mo maghanap ng mag-aalaga sa'yo. Kasi hindi mo pwedeng asahan yung mga kapatid mo. Nagdesisyon akong bumukod kila Papa. Mag-isa man at hirap akong kumilos, pilit kong kinakaya ang lahat. Ang ginagawa ko, nagagansilyo ako ng mga hairnet upang masuportahan ang pang-araw-araw kong pangangailangan. Kapag inaatake ako ng sobrang sakit, kinakaya kong dalhin ang sarili ko sa ospital. Ayaw na rin akong kausapin ni Mama. Lahat ng tawag, text ko ay hindi niya na rin sinasagot. Para akong nawalan ng pamilya sa pangalawang pagkakataon. Noong taong 2013, nang unang mag-text sa akin si Cham Vialu, ang sabi niya sa akin pag uwi ko raw ng Palawan ay lalabas kami. Ngunit ang sabi ko sa kanya ayoko nang bumalik sa lugar na puno ng masasamang kwento at punong-puno ng hinanakit. Nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kung naisin mo pang umuwi ako ng Palawan, makauwi lang ako ng Palawan, makita ko lang ang mama ko, pwede na akong mamatay. Inayos ko ang lahat ng papers ko at nagmakaawa ako sa doktor ko na payagan akong umuwi ng Palawan. Inexplain niya sa akin lahat ng risk na maaaring ikasama ko. Pero hindi ko yun inisip. I remember that moment, January 2014, nang hindi ko mapigilan ang luha ko nung marinig ko ang flight attendant na nagsabi, "We are now bound to Puerto Princesa." At pagdating ko ng Puerto Princesa, wala man lang sumalubong sa akin sa airport. Siguro nga talagang tanggap na ng mama kung wala na nga ako talaga sa mundong ito. And then Ate Cham came back. Nung narinig nilang dumating ako, pinupuntahan nila ako sa bahay namin, dinadalaw, binibisita. Ngunit nung una ayoko silang pansinin nang dahil nga sa mga lifestyle nila before, eh, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila sa akin. But this time, nakita ko yung mga pagbabago sa buhay nila. Changes na hindi ko inakala na nangyayari sa buhay nila. At ito yung avenue ng buhay ko na I was so down at nakita ko yung nandyan sila upang bigyan ako ng lakas. At dito na nga nag-start na in-invite nila ako na mag-church sa Life Church. Nakikita ko yung kalinga sa akin ni Ate Cham nung mga time na yon. Sinasama niya ako sa life group. At nakita ko yung pagtanggap nila sa akin despite of my kalagayan na malaki ang tiyan,
at sobrang payat. Hindi naman alam ng lahat na may sakit ako that time. Ang sabi sa akin ni Ate Cham ng time na yon, matatanggap ko lang daw ang totoong kagalingan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. At yung araw na yon, tinanggap ko si Kristo Jesus sa buhay ko as my personal savior. That was August 2014. At doon ako nag-decide na mag-encounter retreat. This is where I experienced God's miracle sa buhay ko. Nang dahil nga po sa kidney failure, lumaki ang tiyan ko na kasing laki ng 12 months na buntis. Ang advice po ng doktor ay tusukin na lang upang madrain yung water sa tiyan. Ngunit hindi po ako pumayag nung time na yon. Lahat na ng gamot, binigay na ng doktor, ngunit in-stop ko ang lahat ng ito. Ang pinanghahawakan ko na lang ay yung mga dasal at ang pangako ng Lord sa buhay ko na gagaling ako. Tunay ngang hindi ipapahiya ng Panginoon ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ngayon, my body went back into normal. I know I am healed. Kahit nagdadialysis ako, ang buhay ko ay hindi na kagaya ng dati. Maraming pagbabago ang ginawa ng Lord, especially ang relationship ng mama ko, na kung dati ay ayaw niya sa akin, ngayon, full support niya nang binibigay ang lahat ng pangangailangan ko, especially pandialysis ko. This too is a result of unceasing prayers ng mga ka-life group ko. Hindi madali ang buhay, ngunit kung ang buhay natin ay nakasukong ganap sa ating Panginoon, alam natin mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Ang buhay ko na akala ko ay maagang magtatapos ay ngayon ginagamit na ng Panginoon upang mag-speak life sa iba at umabot pa ng maraming kaluluwa palapit sa Kanya. Let's keep fighting for the good fight of faith together, because together, life is better.